Sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update po tayo about sa mga top trending stocks sa PSE. And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market and cryptocurrency. Ayan, so let's start with dito. Ayan, pasensya na po kayo guys ano, at kahapon wala po tayong video. Ayan, kasi yung browser natin is nagloko. So kahit anong website is hindi po ma-open. Okay, for now is mag-update tayo, no? So sa part po na to kay dito guys, kung titignan natin, still tayo ay nasa downtrend. And yun nga ang nangyari. Ayan. So we have a confirmation candlestick dito na siya ay pa-reverse. For now, ang pinaka-support natin kay dito is malapit sa 8.9 pesos. Dito po guys, ano? Okay, sa part na to. Oops, wait lang. Medyo naiba yung ating... Ayan. So, dito po guys. Okay, 1, 2, tapos 3, and 4. Ayan. Sa 8.9 pesos, ano? So, basta malapit dun guys. Ayan, pagka kasi sinabi ng mga supporters, siya naman ay range. Hindi lang po siya nakatoon sa iisang price, ano? So far is medyo ano muna tayo, mag-ingat muna tayo dito, no. Ayan, kasi nga siya po ay rejected dito sa part na to. Tapos sa moving average, so 20, 50, 100. So still bearish pa rin po tayo, so as we see. Then kay cloud. Ayan, so medyo makapal pa rin yung cloud natin. Still same pa rin tayo, no. At tayo po ay nasa baba ng downtrend line. Ito, ayan, no? So series of touches tapos pababa. Then dito naman sa RSI natin, kung titignan natin, we have here a first pullback since nung siya ay nag oversold. Ito oh. So right now is ayan. So we have here a pullback, and kung titignan natin guys, so sa part po na to kay RSI, saan ba yung ating ano dito support? So sa malamang ito guys, ano? Dito po sa part na to. Aja, malapit po dyan guys na. Okay, for now, so this is a normal pullback kung titignan natin. Then kay MACD, so crossover naman na dito, pero kung papansinin natin, still weak pa rin yun, ano? And kasi nga siya po ay rejected dito eh. Ayan, so may downtrend line natin. So same kay volume, still sell off. Ayan, so medyo di po maganda. Pero kung titignan natin, kung siya ay mag-hold dito sa part na to, so pwede po siyang mag-create ng double bottom. For now is wala pa eh. So possible pa lang yan guys, ano? So next natin, si PSEI. For PSEI guys, so based po sa ating last candlestick, so neutral po guys, ano? Ayan, kasi kung titignan natin, halos siya ay doji. So mahaba yung wick sa taas at baba ng candlestick. Meaning guys is neutral yung bears and bulls, no? Pero kung titingnan natin, still tayo ay nag-hold sa may support level. So dito po yan, malapit sa 6,200 level, ano? And kung siya ay di mag-hold dyan, since ano naman siya, neutral, ano? Pagka hindi po yan nag-hold dyan, possible ay ano tayo dito, magre-retest tayo sa baba, ano? Ayan, sa may 6,100 level guys dito, ayan, sa part na to. As we see, still bearish pa rin tayo dito, no, kay PSEI. Lower highs, high, lower high, lower high. Tapos sa moving average, 20, 50, 100. Okay, so bearish pa rin yan guys, ano, kung titignan natin. So bearish. Same with kay cloud, so bearish din guys, ano. So siya po ay nasa baba ng cloud. Tapos kay RSI, so ito na po yung sinasabi nating kay trend line, ano? So tignan natin kung mag-hold dito. We have 3 touches right now. So ito yung first, tapos ito yung second, tapos ito yung third. Ayan, pag hindi nag-hold dyan guys, ang possible is ito. Si downtrend line yung kanyang babagtasin, ano? Ito. Dito. Ayan, possible dito guys. Kay MACD. Ayan, so naging fake out nga eh. Sa halip na crossover,
hindi po siya nagtuloy. Tapos, nag-diverge pa nga dito sa part na to. Sa volume, medyo papataasan na pero still sideways pa rin tayo dito eh. So, siya ay possible, double bottom. We have here, first bottom, tapos ito yung second bottom. Kung siya po ay magpiprint out ng higher high dito, so possible is magkakaroon tayo ng rally, this coming week, guys. Ayan, possible. Based po ito sa ating volume, no? Ito i-adjust natin. Okay, so medyo pa-breakout na ito, no? And kung titignan natin dito sa ating OBV. So we have 1, 2, 3, 4, 5, tapos medyo sumilip na. Next, ASEN. For ASEN, so dito guys, mahaba yung wick sa taas at baba. So meaning po niya, pinaglaroan ito. No? So nag-retest po sa resistance natin, which is malapit po sa 7.2 pesos. Ano? Ayan sa part na to, pero still, ayan, walang nagawa yung mga bulls. Still malakas pa rin yung mga bears dito. No? So far, lower high pa rin tayo dito. No? High tapos lower high. Sa part na to, pares lang tayo na magiging support level. So 6.9 pesos pa rin. Ano? Okay, sa part na to dito yun. Tapos sa moving average, i-check na rin natin. Okay, so medyo hirap pa din. So 100 days nag-retest siya, no? Pero hirap. Ito, si green line na. So nag-retest, tapos nagkabusan guys. Ano? 200 is medyo malayo pa, kaya huwag na natin pansinin yan. For now is, silipin natin sa cloud. Okay, so medyo hirap pa rin. Ano? Pero sabi ko nga, since yung ating cloud is manipes, so kayang-kaya pong basagin yan. Ano? How about sa RSI? So sa RSI is medyo gumagapang naman siya, pero okay, wala pa po tayo dito. Ano eh? Higher high sa part na to. Ano? Still tayo ay lower high. Okay, high, lower, high, no? So dito guys, kung titignan natin, meron po tayong trend line, ano, sa RSI. We have 1, tapos 2, and 3. So kung siya ay mag-initiate ng isa pang sell-off, so pwede dito tayo pupunta. Ayan, sa may trend line natin, ano. MACD, still weak pa rin to, no, pagka ganyan. Tapos kay volume, so sell off pa din. Ayan, so medyo nahirapan siya ritong makapanik sa part po na to. Dito. Ayan o. Ang next natin guys is ito, si PXP. Ayan, pakicomment na lang guys kung bakit mga trending to. No? So dito guys is nagkaroon tayo ng rally kay PXP. Right? So dito guys, kung iche-check natin, so silipin natin yung ating trend line dito. So dito po sa part na to guys, kung titignan natin, so we have rejection, ano. Though siya ay nag-rally, pero siya ay rejected. We have one, okay, dito 2020 December. Tapos next is 2021 ng January, no? Ayan. Tapos yung next is ito, nung Friday guys, ano? So siya ay nag-rally kay ilang percent, okay, from here sa opening guys, tapos hanggang dito sa may dulo ng week. So halos 25% guys, ano? Pero mahaba guys yung week kung titignan natin. So meaning yung selling pressure is andito, and sa part na to, no, sa price po na to guys. And for now, since wala pa po tayong breakout dito, so this is a retest pa lang, ano? Ayan, so tignan natin sa Monday kung siya ay magbe-breakout dyan, guys, no? Okay, for now, wala pa. Ayan, tapos yung resistance natin, so possible resistance natin dito sa may horizontal is, pwede dito, no? Okay, so part na to, pwede dito, guys. Dito. Okay, pwede dyan. Tapos dito, 7.7, malapit po dito guys sa part po na to. So moving average, check natin, ano,
100, 200. Ayan. So, halos nag-retest nga lang to dito po sa ating 200. Still tayo ay bearish pa rin, ano? So, hindi pa po tayo nakakakyat sa taas ng 200-day moving average. Tapos, kay Cloud, so, still bearish pa nga to. Siya ay nasa baba pa rin, ano? So, expect natin na magkakaroon tayo ng pullback dito. Since, nung siya ay nag-oversold, tapos nag-rally, is wala pa po siyang pullback. Tapos dito guys, kung titignan natin, ano? So, siya ay nasa resistance na. Ayan. So, malapit po dito guys. Right here. Oops. Okay. Then, kay MACD. So, crossover na. Pero, tignan pa rin natin kasi based po dito sa kanyang ano niya, previous movement. Okay. So, marami siyang whipsaw. Ayan, no? So, mga whipsaw guys. Eh. Diba? So, marami po siya or pwede natin sabihin multiple crossovers, ano? Then, sa OBV is okay, grabe to, ano? Pero, still ko titignan natin. So, tayo ay lower high pa rin, ano? Ayan, ano? So, yung volume natin is pababa pa rin. Even though na siya ay nag-pump dito, ano? Next, APL. So, dito guys, kay APL. So, siya ay rejected pa rin, guys, ano? Not exactly spinning top kasi hindi po parehas yung ano nila, yung taas eh, na. So, pwede nating sabihin to na bearish harami. So, still tayo ay nasa downtrend. Ayan, kung titignan natin guys, ano. So, we have series of touches 1, 2, 3, and 4. So, dito guys, we need a confirmation candlestick. Ayan. So, since wala pa naman, kaya tignan natin sa Monday kung siya ba ay magpiprint out or hindi. Then, sa moving average, 20, 50, 100. So, bearish pa to, no? Pero, still, siya po ay nasa taas ng ating 200-day. Tapos, kay Cloud. So, medyo makapal pa rin si Cloud, eh. Then, dito sa part na to is wala pa po tayo sa may support level. So, since nung siya ay nag-rally, guys, ano? So, bounce. Tapos, pullback. Okay, still, there's a chance na tayo ay babalik sa may support level, ano? Then, kay MACD, higher low dito sa ating histogram. So, tignan natin kung magpe-play yan. Pero, right now, guys, is mas priority po natin yung price action kay APL. Na kasi, medyo hindi maganda kung titignan natin. Same kay volume. So, medyo sell-off siya noong Friday. Let's see sa Monday kung ano yung ipiprint out niya na candle, ano? Ito si APL. And syempre, yung last is ito, si PX. For PX is wala pa po tayo ditong breakout, no? So, super haba nung kanyang wick sa taas ng candlestick. So, sell off guys, ano? Sa part na to. Okay, for now is wala pa naman eh. So, tignan natin kung ano ipiprint out niya na candlestick sa Monday. So, pwede po itong mag-breakout or sell-off, guys, ano? So, kung siya ay hindi makakapanik sa kanyang resistance right now, which is malapit po dito sa may 7.1 pesos, so, possible po na babalik tayo dito sa may support level. 6.5 pesos, guys, ano? Okay, for now is malapit. Tapos, sa moving average natin, 20, 50, 100, tapos 200. Okay, so medyo okay pa naman to pero medyo risky na, no? At medyo mataas na rin yung kanyang price action. Tapos kay Cloud, so still medyo okay pa naman pero medyo risky, ano? Nagtitignan natin. So sa RSI, lower highs guys. Okay, sa part na to. Lower high. Pero tignan natin, ano, kasi nag-double bottom dito eh. So, we have here double bottom. First, second, tapos nag-rally, ano? Pullback, then possible is siya ay mag-re-retest sa overbought area. Ayan. Pero right now, is ito kasi magiging problem natin si price action, ano? Ayan. So, tignan natin kung sino mananalo sa Monday. So, kung bulls, edo syempre papataas siya. Tapos, kay MACD. So, tignan natin kung fake out to, no? Or kung siya ay magko-crossover. Tapos sa volume, so medyo nag-sell off na.
let's see. Ayan. So sa part na to, no. Ayan. So this is the resistance, ano. Ayan sa ating volume. Okay, for now is tingnan nga natin sa Monday kung siya magbe-breakout or hindi. So I think tapos na po tayo sa ating update at see you po sa next video. Bye-bye.